Sa araw nito, pag-uusapan naman natin ngayon ang isang bagay may kaugnayan sa pwedeng pagkakitaan dito sa aming lugar. Kung saan, sa lawak ng karagatan na ating makikita dito, partikular sa bayan ng Mercedes, makikita natin kung ano ang meron dito at pwedeng ipagmalaki ng mga Mercedenyo. Dahil isa ang lalawigan ng Camarines Norte sa may pinakamalawak na fishing industry na bumubuhay sa ating lugar, hindi na rin nakakapagtaka na dito sa bayan ng Mercedes, mas higit na marami kang makikitang umbuyan o tuyuan na nagproproseso ng mga dekalidad at masasarap na dried fish o yung tinatawag nating tuyo sa market. Maraming iba't ibang pamamaraan ang ginagawa ng ating mga dried fish processor dito sa bayan ng Mercedes kung papaano mas higit nilang mapapasarap ang mga dried fish na ginagawa nila sa kanilang mga lugar. At dahil nga dito, sa kabila ng maraming mga kompetensya sa iba't ibang bayan dito sa ating lalawigan sa Camarines Norte, hindi pa rin nawawala ang masasarap at iba't ibang klase ng mga dried fish na pwede niyong matikman dito sa Kabikulan. Isa lamang ang Barangay 1 dito sa Mercedes kung saan ginagawa ang mga dekalidad na dry fish sa ating dalawigan. At karaniwang makikita ang gantong klase mga abalang gawain, lalo na dito sa aming lugar. Iba't iba ang ginagawang pamamaraan ng mga dry fish processor dito sa bayan ng Mercedes. Nakadepende sila sa laki, hugis at anyo na mga isdang sariwa na kailangan nilang gawing dry fish o daing. At kapansin-pansin rin ang paggamit nila ng mga matutulis na mga bagay upang mahiwa ito o kaya naman isang kamay upang maputulan ang ulo at matanggal naman ang mga tindik sa parte ng isda. At matapos nilang gawin ito, ilalatag naman ang mga sariwang isda na denying sa isang tinatawag na kapin at ibibilad naman ito sa init ng araw. Mula nga doon sa loob kung saan pinuproseso yung paghihiwa sa mga isda upang maging isang split fish o yung tinatawag nating daing, pinuproseso naman doon sa paghahalo ng mga fermented spices kung saan katulad ng mga asin o iba't ibang mga klase mga pampasarap ay ginagawa dito sa ating bayan upang ganon isi maging mas masarap yung ating mga dried fish na ihahain sa inyong hapagkainan. At pagkatapos na maproseso ang ganong klaseng nga gawain, lalabas naman yung kanilang mga hiniwang mga isda na kung saan ibinaba sa iba't ibang klase mga sangkap, lalabas siya papunta dito at pagkatapos ay ilalatag mano-mano sa kaping puntawagin at ibibilad dyan sa init ng araw sa loob ng mahigit ilang oras, sir? So sa loob ng isang oras, magkakaroon tayo ng isang masarap at dekalidad na dry fish na matatagpuan dito sa ating bayan sa Mercedes. Sadyang ang maproseso itong pag-dry fish dito sa bayan ng Mercedes. At katulad nga ng sinabi ko, hindi siya basta isang pagtutuyo na ginagawa dito sa aming lugar. Sapagkat isang tradisyon na ito na kinasanayan ng ating mga dry fish processor, mas mabuti nilang sinasaayos ang lahat ng mga pangangailangan upang mas masarap at di kalidad ang mga produktong yari dito sa ating lalawigan. Ganito ginagawa yung pagsasaransan mano-mano mula doon sa loob ng kung saan hinihiwa yung ating mga sariwang isda. Papunta naman yan doon sa permitted salt kung saan doon pinababad o hinuhugasan yung mga isdang ilalabas papunta dito sa labas ng initan. At pagkatapos ito, sasarasan nila mano-mano para mabilad yung mga isda at maging masarap yung kakalabasan. Sa loob ng isang oras, meron na tayong finished product na dried fish at karaniwan niyang pinapak naman din after naman na matuyo mamayang hapon.
ang paggawa ng daing na tuyo dito sa aming lugar sa bayan ng Mercedes ay hindi lang isang basta industriyang umuusad at pangkabuhayang may tuturing ng ilan sa ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Camarines Norte, kundi isa rin itong industriya na bumubuhay sa pangailangan ng marami nating maliliit at mahihirap na kababayan na dito rin umaasa. So pagkatapos ng mahigit isang oras na pagbibilad ng mga dried fish, yung mga sariwang isda, ito na ang kakalabasan niya pagkatapos ng isang oras. So boneless dried fish siya at yung amoy talaga hindi something na maalat katulad ng mga nakita natin mga dried fish sa mga department store like yung SM, Alphamart at iba't ibang klaseng mga department store na binibilihan natin. So dito, amoy pa lang, masarap na. So kung gusto niyo matikman yung gawang bicol ng mga dried fish, pwede kayong makipag-ugnayan sa alinmang mga dried processor o dried fish processor dito sa aming bayan upang matikman nyo ang sarap at may dekalidad ng mga dried fish dito sa aming lalawigan sa Kabikulan. Tunay ngang napakasarap ipagmalaki na dito sa Kabikulan ay matatagpuan din ang sentro kung saan maraming mga masasarap at may dekalidad na mga dried fish na pwede nating ipagmalaki hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Dito sa Barangay Olo sa bayan ng Mercedes kung saan ginagawa ang masarap at dekalidad ng mga dried fish, ako si Mike Farmers at ito ang aking kwento dito sa Kabikulan.